yung live natin, scripted yun, yung 500. People at the top are collaborating. Wala namang pakialam yung mga tao sa pera mo. For all I can say, Boss Idol, ang lakas ng sex appeal mo. Stay humble, sir, and stay yummy. Sir, at the same time, sir, makita ka lang, sir. Yung ngiti mo, sir, nag-uumapaw na yan. Yan yung mga tao na kailangan ng break. Baka dumating yung point, masaturate na yung market, and yet, puro na tayo presenters, distributors, and franchisees. Tapos wala tayong product. Kala ko wala nung pag-ask din eh, pero ito, yung when I pray na parang, Lord, kung ano yung bahala, kasi wala na akong magawa eh. Dumating yung opportunity na ito. I just believe na ano, na meron, na may mangyayari. Even yung kuya ko na di ko pinausap for a long time, nag-sorry ako sa kanila. Kuya, I have this opportunity and I just want now when I start this, maluwag yung puso. Para sa akin kasi, I don't feel low from insults. Wala pa ako ni isang successful na nakausap o nakasama sa isang lamesa na nang maliit. Ikaw kaya na 17 ka pa lang, isang daang empleyado na hinahandle mo. Dito tayo sa San Fernando, Pampanga, and we're about to get some bread. Hello guys! Good morning! So, ano oras ngayon? Time check, 6:30 a.m. Morning person tayo ngayon. Bakit? Kasi pumunta tayo ng Pampanga dahil may franchise tayong kikitain doon, magbabayad sila, magda-deliver tayo ng stocks. So, ano pong hinihintay nyo? Samahan nyo ako. Teka, mamaya, punta muna tayo ng factory, tara. Diba, deliver sila oh. Oh, di ba? Hello. Sipag ah. Hello guys. Kaya nga eh. Good morning. Aga ko no. I'm a changed person now. Morning person ako. Alis na ako, galingan niyo diyan. Bye-bye. Ay, pahingi akong chips. Pahingi akong chips. Bibigyan ko lang itong mga bata dito. Kahit ano. Yung okay na yung nakapak na. For sharing. For sharing si Casey. Ikaw lang naman si Busolo nito eh. Guys, oh. Oh, tipuan nyo. Tuluto natin. Yan yung luto natin sa na alam nyo, dinadeliver nyo. Nakatame na ba kayo niyan? Patikman niya na. Good. Ano lasa? Masarap. Ano paborito mong flavor? Yan? Sakto pala eh. Galing ko ano. Alam ko kasi paborito mo yun eh. Bye-bye. Mas pati ko sa mga Gcash. No, ano? Dito nag-share ako agabi sa live. Tanggalin mo kasi worksat kang kung chips. Nakamumigan ka ba? Oo. Oh. Pag pinanahalo kita, eh di hari tayo. Kaya pala yung asawa ko yung pinapanood ko lagi. Oo, ganun. Para pwedeng timbrehan. Pag-vlog yan, boy. Oo. Recorded yan. Yung live natin, scripted. Scripted yun, yung 500. Puro kilala ko yung binibigyan ko nun. Tapos babalik nila sa akin. De, joke lang. Totoo yun, guys. Ha? Totoo yun. Ha? Yung live natin na numimigay tayo ng 500, 1,000, gabi-gabi. Basta makita niyo yung live ko na naka-landscape tapos may setup, maganda yung magandang setup. Mamimigay tayo ng GCash doon. Tapos, ito pa isa. Every Sunday, namimigay tayo 5,000 piso, 5,000 pesos sa lahat ng top fan natin sa KCO page. Diba, ang lupit? Siyempre, ako to eh. Bye-bye! Tingin mo, ano yung pinaka-dahilan, yung common, yung general na dahilan, bakit maraming taong hindi pumipera? Yung para lang to sa mga taong gustong pumera. Ano yung pinaka-common na dahilan, bakit ang dami nila na hindi pumipera? Ano yung given? Tingin ko ano eh. Kaya karamihan ng tao, hindi sila umaabot sa point na nakaka-convert sila ng pera, pumapasok sa wallet nila, sa bulsa nila. Kasi ano, they won't go through the phase na pumipera yung ginagawa nila. Na hindi pa pumipera. Okay? They won't go through the phase na hindi pa sila pumipera. Tapos ayaw na nila yun. Once na hindi na sila pumipera, out na ako. Ay, nakakatamad.
hindi ko nagagawin to. Hindi pwede yun eh, kasi kung gusto mong makaabante sa buhay, dapat matuto ka mag-invest. Invest ng time, invest ng effort, invest ka ng para sa skill mo, mag-sacrifice ka ng konting oras, di ba, konting happiness para gumaling ka sa kung ano man ang ginagawa mo. Kagaya natin, ilang video ang nagawa natin ng libre para lang maggumaling sa video. Sige nga, sabihin mo nga sa akin, ilang video yung pinagbigyan mo yung teacher mo, yung campus nyo na mag-shoot ka doon, i-cover mo lahat ng kaya mong i-cover, gamitin mo yung camera nila. Kahit wala kang camera, gamitin mo yung camera nila, aralin mo lang sa YouTube, tas gamitin mo na, mag-shoot-shoot ka doon kahit wala ka naman masyadong alam. Everyday, ginawa mo yun hanggang gumaling ka, tas ngayon, gumaling ka na, pumera ka na. Ang nangyari kasi, hindi gumagaling eh. Hindi sila gumagaling. Bakit? Eh, kailangan pera agad. Sino ba magbabayad sa'yo kung hindi ka pa magaling? Wala naman eh. Diba? People at the top are collaborating. Wala naman pakialam yung mga tao sa pera mo. Ipakialam yung tao sa value mo, lalo yung mga mayayaman kung gusto mong yumaman din. Ipakialam sila kapag nagbigay ka ng value. Pero kung may pera ka, wala. Baka nga most likely mas mayaman sa'yo yung sinasabihan mo na mas mapera kayo. Mas mayaman sa'yo yun. So, ang panglaban mo lang, value, tsaka yung skill mo. Doon talaga nag-uumpisa lahat. Kasi ako, napakarami ko munang video na nagawa para lang makakolaborate ko yung ibang mga tao na gusto kong makakolaborate, yung mga nasa taas. So, tingin mo, ano yung pwede nilang gawin agad para mabago nila? Mindset na dapat okay lang sa kanila na at first, wala mo nang bayad. Yun lang talaga. Kasi ang Pinoy, di ba, gusto natin, pera-pera talaga. Mindset na okay lang gumawa ng libre. Hindi ka mukhang perang-pera. Bakit kailangan na gumawa ng libre? Unang-una, kapag ginawa mo ng libre ang isang bagay, ibig sabihin, ginagawa mo siya out of passion. Doon na nagsisimula yun. Paano mo mako-convert sa cash ang passion mo? Paano ka pipera sa passion mo? Kailangan magaling ka. Di ba, doon mo lang mahanap yung happiness within kapag nakonect mo yung dalawang yun. Passion mo, kung may pera ka pa, bah, saya nun. Kaya yun yung main lack. Dun lacking ang mga tao. Kahit na halimbawa, sabihin natin vloggers. Sige nga, si Kong TV. Ilang video muna yung nagawa niya para lang ma-monetize siya. Yun yung ayon yung daanan eh. Gusto mo bang daanan yun? Isang daang vlog gagawin mo tas wala kang perang nakukuha? Wala, kaso ginawa ni Kong eh. Sino siya ngayon? O, ayan siya. Yaman-yaman niya. Naka-Linco Navigator siya. Ginawa niya kasi libre eh. Wala siya nakukuha. Passion lang, tsaka pangarap. Yes, ano yun? Ah, tara! Okay? Oo, oh, sorry. Okay! Hello, hello! Pinanood ko yung ano yun yan, ha? No. Kinausap ko si RDR. Hi! Ganda eh. Nakaka-inspire. Thank you bro, thank you. Dito tayo sa San Fernando, Pampanga. And we're about to get some bread. Kasi mamaya may franchise tayo. Contract signing later. And then, kwentuhan, tapos later evening, punta tayo kay Bustoyo. Meeting na kay Bustoyo mamaya. Sama na si Kuya Carter, so... Yeah. Guys, puntahan natin yung franchisee. Afternoon, sir. Afternoon. Baka dumating yung point, masaturate na yung market, and yet, puro na tayo resellers, distributors, and franchisees. Kasi wala tayong product. Good problem yan kung wala tayong product. Diba? Dami tayong market, tapos wala tayong product. Gandang problema nun. Dumating sa point na nawala lahat mo. Nawala kotse ko, nawala pera ko, nawala kautang-utang, nabungon sa utang. I was even posted na namiss ka, pero hindi naman totoo. Pero, bottom line, nalulungan ko sa social before. Lahat ng meron ako noon, millions talaga. Nawala lahat lang. Feeling ko wala, naghihintay na lang ako ng time. Whatever happens. Pero,
Yung sabi ko, Lord, di ko na kaya. Baka mayroon mabibigyan ako. Kasi ang tagal ko nag-struggle. So, wala eh. Naghintay na lang ako na sabi ko sa buhay ko. If yung buhay ko para sa wala lang, de, matagal na sana natapos. Pero hindi eh. At so, meron pa siguro. Nung inaral ko to, wala kaming puhunan. Pero wala po talaga, as in, wala kaming puhunan. And then I started, sabi ko, we will be having a business na magsisimula tayo by just believing. And then, totoo po, it really means so much to me. Ang dami ko pong pinagdaanan. So, that's it. It's an answer prayer talaga. Sinabi ko naman kay mama mo na galing ako sa maayos na company and then, nag-struggle ako. Kala ko wala nang pag-asa din eh. Pero ito, yung when I pray na parang, Lord, kung ano yung bahala kasi wala na akong magawa eh. Dumating yung opportunity na to. I just believe na ano na meron, na may mangyayari. Even yung kuya ko na di ko kinausap for a long time, nag-sorry ako sa kanyang agad. So, kuya, I have this opportunity and I just want na when I start it, maluwag yung puso. Ganda ng story. Ano? And I will be very much willing kasi yung prayer ko kay Lord, sabi ko, Lord, sobrang colorful nung story. Marami pa. Pero if you just want me to testify to people, to be an inspiration pagdating ng tamang panahon, I'm very much willing to do this. Yes, sir. Alright, sir. First of all, good afternoon. Sir, to be honest, kaya lumapit ako. Akala ko si Mr. Jericho Rosales. Oh my God. Yan ang gusto ko sa'yo, sir. Sir, macho ka pa, sir. Yan ang gusto ko sa'yo. But siyempre, all I can say, boss idol, ang lakas ng sex appeal mo, sir. Huwag naman. Pauwi na nata kayo, sir. Hindi pa, karating lang. Ah, ayun po doon sa side na yan, sir. Pili po kayo na. Mag-uusap pa tayo, kuya. Sundan mo doon. Hire natin yan. The one and only Mr. Jericho Rosales ng Pampanga, sir. Kitang-kita naman sa kanyang sipat kilati, sir. Nag-uumabaw ang kanyang sex appeal. At siyempre, pag naka-side view, sir, para siyang sisiyan na lame. Pag naka-shades na, at sino siyempre, na tayo? Sir, stay humble, sir, and stay yummy. Alright, sir. Thank you so much, sir. Ano po yung pangalan niyo, sir? Josh. Sir, Josh, nice meeting you, sir. Nice meeting you, bro. Ikaw, ano pangalan mo? Just call me The Rock, sir. The Rock? Yes, from Laos Group Complex, sir. Ito po yung apelido ko, sir. At your service, sir. Ibang klase yung auto mo, sir. Don't worry, sir. Secure natin yan. Kumbaga, bibigyan natin ng security measure, sir. At siyempre, sir, huwag ka mag-alala. Itadownin natin yan, sir. Nag-ano ka ba tol dati? Nag-host-host ka? Ay, hindi po, sir. Sa ano lang. Misa na dito lang sa Facebook, sir. Facebook? May mga nakakaano po. Ito lang po. Nagko-content ka? Hindi po, pero may mga nakaka-TikTok ako. Sabi nila, ba't hindi ka mag-ano? Pwede ka naman. Mukhang ba't ang lupit mo magsalita, kuya? Sabihin mo sa akin. Pati na ako TikTok mo. Parang inanong po sa ano dati, sir. Ito po yung sa ano ko. Koleksyon ko lang sa Facebook. Sabi sa akin lang, sir. May nag-viral na. Yung kay Erica lang po, nung ginawa niya akong backup doon sa Paro-Parody, na-TikTok niya, naging 28 million plus. Oh, ayos. Pero siya po yung sikat, hindi lang po ako eh. Parang, ang kailangan po yun, may bigay natin yung total customer satisfaction, sir. At kung may mali man po doon, dapat approachable ka sa customer, hindi yung bibiglay nila. Eh, misa nawawalan ng gano'y mga customer sa mga gano'ng bagay, sir. Nakaka-good vibes eh, no? Nakaka-good vibes. Lalo mga mayayaman yung tao dito sa Laos eh. Opo, hindi po kasi basta-basta yung iba. Kaya mga dads yung ano dyan eh. Ang stores dyan. Perfect na perfect ka dito. Mag-accommodate. Pwede ka mag-ano eh. Dapat pagkapirahan na yung boses mo. Magaling. Bais gando, nakasama niya sa camera. Oo. Bakit? Eh, privilege siya na kausapin sila eh. Kasi ginaguide niya. Tapos hindi naman malayo ang artista. Kasi kung stranger na basta lang, di ba, medyo mahirap kumausap sa mga kagaya nila. Kumbaga pag nagmahal ka, sir, siguradong malalim yan. Ginausap ka na ito, kikiligin ka talaga eh. Ang kailangan mong gawin to, lumabas ka na sa internet. Sayang eh, may opportunity ka eh. Ganda ng boses mo eh. Pwede ka nga mag-DJ. Pwede ka mag-DJ. Wala namang ano eh. Wala namang mawawala sa'yo tol eh. Malupit yun si Kuya Guard. Kailangan niya lang na spotlight. Yun yung mga tinamaw, grabe, nagsusumikap sa trabaho niya. Tas galing pa niya. As in, exceeded level. Yun yung mga tao na kailangan ng break. Dapat magawa niya yung sarili niyang magkaroon siya ng break. Hello, sir. At siyempre, welcome back, sir. What up? Ma boy. Ma kuya. Galing nung security guard na yun. Oo, ang boses niya. Pucha. Magaling. So, yun!
Ah, naku po, nakakatuwa naman dahil ngayon lang ulit ako nag-interview. Sa mga hindi nakakakilala, sa mga nakakakilala, walang iba ang ating guest para sa araw na to, si Josh Moica. Paano, ba't kayo kukumpir kay Ramon? Ang putya, ibang level na yun eh. Totoo, totoo. Diba? Although, kasi si Ramon ang is Loki, kasi he already reached the status. Yes. Na Loki, he doesn't need to be loud. Yes. Para makilala siya at bilhin yung business niya. Totoo. Ngayon, like ang kinukumpir kay Ramon, which is sabi ko nga, si Ramon ang kasi maid na yun. Paano mo ikukumpir yung isang maid sa upcoming or sa rising? Para sa akin na, you're a rising entrepreneur, social media personality. That is what you are right now. Pero ang tanong, paano mo tinitake ang bash? Para sa akin kasi, I don't feel low from insults. Parang kahit anumang sabihin mo sa akin, anuman ang itawag mo sa akin, marami kang pwedeng tawagin sa akin kagaya ng mayabang, ignorante, mapagmataas, kala mo kung sino na. Pero kasi kaya ako ginagawa yun na napapakita ako ng confidence sa social media para ipakita ko na posible. Dahil tingin ko nagawa ko ng napakabata, ginagawa ko siya lahat galing sa pagmamahal. Pagmamahal ko sa pamilya ko, pagmamahal ko sa negosyo ko, sa mga empleyado ko, sa mga tao ko, lalo na sa sarili ko. Kaya nila siguro na sabi na mayabang ka, ganyan. At hindi ka nangiti? Hindi ako nangiti. Oo, pero nangiti ka, di ba? Lagi sinasabi. Laging galit. Yeah. Di ba? Oo. Laging galit. Ito, tanong natin sa kanila. Bakit sila naapektuhan? Lalaki kang galit, para kang mayabang. Bakit sila naapektuhan? Ito para sa mga followers. Ha? Alam nyo bakit kayo naapektuhan? Kasi nakikita nyo yung isang tao na maganda yung nangyayari sa buhay. Although, sabihin natin na medyo mayabang yung atake niya kasi magkaiba kami, Pero ang tanong, effective. Kaya ako ginawa talaga yan dahil bata ako. Okay. Tandaan mo, Bustoy, na dito sa negosyo, madugo ang labanan dito. Yes, oo. Pwede kang apak-apakan. Tama. Pwede kang i-take advantage. Tama. Pwede kang perahan. Pwede kang tarantaduhin. Tama. Pwedeng gawin sa'yo ang lahat ng kasamaan. Yes, oo. So, bata tandaan ako. Strength ko ang pagiging bata dahil kaya kong ma-access yung mga mentor ko ngayon. Okay. Kasi willing silang turuan at tulungan ako dahil bata ako at nakikita na lang pwedeng may pag-asa akong umasenso sa buhay dahil sa pinapakita kong sipag, tsaga, pagpupursige, pakikinig. So nakikita nila na pwede akong turuan, yun ang strength ko. Pero weakness ko din na bata ako. Dahil? Dahil pwede mo nga akong bata-batain. Oo, oh, sasabi mo, wala yan. Pero alam mo, Bustoy, mula nung naging ganun yung image ko sa social media, wala pa ako ni isang successful na nakausap o nakasama sa isang lamesa na nang maliit sa akin. Diba? Tsaka sinasabi nila na yumabang daw nung nagkapera. Yung naging buhay ko lately is para na akong laging galit. Sinasabi nila, seryoso lagi. Ba't lagi kang seryoso, Joe? Ba't lagi na lang galit yung mukha mo? Ang sagot ko dun, ikaw kaya na 17 ka pa lang, 100 empleyado na hinahandle mo. Gano'ng karaming problema? Yes. Di biro, unang-una pagod ka sa trabaho. Oo. Tapos, ibiradaan ka ng boss mo pa, na. No? Boss mo na, syempre yung boss mo stress din, hindi mo naiisip kasi usually kasi iniisip mo lang sarili mo eh. Lang. Hindi mo rin naiisip anong stress ang pinagdadaanan ng mga boss nyo. Ang hirap maging boss kung totoo lang. Hindi akala nyo kumikita na yung boss nyo. Oo, nakikita lang nila yung mga masasaya eh, masasarap. Hindi nyo alam yung parang nila. Hindi nyo, akala nyo minsan okay lang. Sa isang ano yun, merong kurutin sa ulo. Meron may mga worries din sa utak. May pitik-pitik din yung siya ko. Mm-hmm. Naisip ko yung pamilya ko. Mga ganun din. Mm-hmm. So, lagi nyo rin isipin, di ba? May pamilya rin kayo. May pamilya kami. At tayo may mga mahal sa buhay. Hindi lang tayo ang apektado dito. Ito yung mga mahal sa buhay. Let's live a happy and a peaceful life. Malay kong pinopromote, sabi ko nga, kapayapaan at pagmamahal. Pag yan ang, alam ko, very impossible na mangyari, pero as much, kapayapaan at pagmamahal lang sana yung social media. Yes, ako, sana, no? Spread talaga. Positivity. Ako yung talaga gusto ko lang. Pagmamahal at kapayapaan. Kasi pag ando na yon, everything will be into places na.